Kapag Holy Week, may kanya-kanyang tradisyon ang mga Pilipino. Kaya mahalaga na ituro natin sa ating mga anak kung ano ito at bakit ito mahalaga. Para sa napakaraming pamilyang Pilipino, napaka-importante ang Holy Week. Nasa 81% ng mga Pilipino ay Kristiyano. Kaya gayon na lamang ang kahalagaan ng Holy Week sa milyong-milyong Pilipino. Ito at ang ibang mga tradisyon ng mga Pilipino tuwing Holy Week na mahalagang bahagi ng ating buhay. Palaspas. Ang Palaspas o tinatawag na Palm Sunday ay nanggaling sa pagsalubong kay Hesukristo nang siya ay pumunta sa Jerusalem. Ito ang ginagawa tuwing Linggo para simulan ang Holy Week. At dito iniwagayway ng mga Kristiyano ang kanilang mga palaspas na gawa sa dahon ng saging o kayanyog. Bukod dito, pinaniwala din ng mga Pilipino na ang pagtatago ng palaspas ay magdadala ng swerte at pagpapawala ng malas sa kanilang mga bahay. Pabasa. Ang pabasa ay kadalasang ginagawa sa probinsya, pero ngayong ginagawa na din ito sa mga simbahan sa syudad. Ang pabasa ay nagsimula pagkatapos ng misa ng palaspas. Ito ang isang pinakapopular na tradisyon ng mga Pilipino. Sa pabasa ay mayroong isang grupo ng mga tao mambabasa ng mga dasal at may isa pang grupo na sasagot. Ang pabasa ay ginagawa para sa buong komunidad, pero minsan may mga pabasa din na ginagawa ng mga pamilya para sa kanilang mga kamag-anak. Moriones Festival. Sa Marindoke, pinakasumikat ang Moriones Festival. Umaabot ito ng isang linggo. At inaalala sa Moriones ang mirakulo ni Longinus. Isang sundalong bulag ang isang mata na sinugatan ng sibatang tagiliran ni Kristo. Ayon sa kwento, nung tinamaan ng dugo ni Kristo ang kanyang mata, ito ay gumaling at siya ay muling nakakita. Matapos nito, nagsimula na siya maniwala kay Kristo at tumulo siyang ikalat ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng salitang Morion ay maskara. Sa Moriones Festival, nagsusuot ng iba't ibang maskara ang mga tao para magmukhang silang sundalo noong panahon ni Kristo. Sinakulo. Ang sinakulo ay isang dula na isinasagawa upang alalahanin ang mga paghihirap ni Kristo bago siya ipako sa krus. Sa ibang lugar sa Pilipinas, nagiging bahagi ng sinakulo ang pagpipinitensya at minsan ang ibang mga tao ay nagpapako sa krus tulad na nangyari kay Kristo. Penitensya. Sa katotohanan, ang pagpepenitensya ay pinagbabawal ng simbahang katoliko. Dahil sa pagpenitensya ay sinasaktan ng mga penitente ang kanilang mga sarili gamit ang mga latigo na may kadina.
mga sanga na may tinik at kung ano-ano pa. Minsan may buhat-buhat pa silang malalaking cross habang sila ay nilalatigo ng ibang mga tao. May mga deboto rin na pinapako ang kanilang mga sarili sa cross upang maramdaman ang paghihirap na nangyari kay Kristo. Ipinagbawal ito ng simbahan dahil sa bukod na hindi ito magandang ehemplo sa mga bata ay hindi sinusuportahan ng simbahan ang pananakit sa sarili upang ipakita ang debosyon sa Panginoon. Bisita Iglesia. Ang bisita iglesia o Way of the Cross ay kadalasan ginagawa sa Webes o Monday Thursday. Dito nagpupunta ang mga pamilya sa iba't ibang simbahan upang magdasal at alalahanin lahat ng mga paghihirap na pinagdaanan ni Hesukristo. Siete palabras. Ang siete palabras o seven last word ay isang tradisyon ng mga Pilipino na minanapan natin sa mga Kastila. Ito ay ginagawa tuwing Biyernes na Mahal na Araw o Good Friday. Dito ay sinasadula na pagkamatay ni Kristo at mayroon ding itong mahabang misa na nagaganap. Salubong. Kung Easter Sunday, sa ibang bansa, sa Pilipinas naman ito ay tinatawag na salubong o Paskong Pagkabuhay. Dito inaalala ang muling pagkabuhay ni Kristo matapos ang tatlong araw. At ang lahat ay natutuwa at nagagalak sa muling pagbangon ni Kristo. Tinatawag itong salubong dahil sinasalubong ng mga tao ang pagbabalik ni Kristo. Ang Holy Week o Semana Santa. Ang Holy Week sa Catholic Church ay ang last week ng Lent o Kwaresma. 40 days before Easter na hangon sa Biblia, 40 days na paggala ng Israelites sa ilang wilderness, at 40 days na nilalagay ni Kristo sa ilan kung tinukso siya ng demonyo. Taon-taon ang Lent o Kwaresma ay ginugunita ng simbahan tulad ng Israel at si Jesus. Ang mga Katoliko ay sinusubok dumadaan sa panahon ng fasting, abstinence, confession during a conversion para palakasin ang pananampalataya ng devotional discipline. Nilalayon na ang isang Kristiyano matapos ang Lent at Holy Week kung saan ginugunita ang ultimate sacrifice ni Kristo ay mas matatag na tao at Kristiyano. Ang Holy Week ay pinagdiriwang ng halos lahat-lahat ng mga Kristiyano sa Pilipinas, ang Mahal na Araw. Ito yung taunang pag-aalala sa mga huling araw ni Hesukristo sa lupa hanggang binuhay siya muli. Thank you.